Bumawit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipaninyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag sa ating mga kaaway. Tayo ay Kanyang iniligtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan. Tugtugin ng gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipaninyo ang trumpeta. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ngayong araw, ginugita natin si San Carlos Loanga at mga kasamang mga martir. Sama natin sa banal na misang ito ang lahat ng nakikiisa sa atin sa Facebook Live at sa YouTube channel. Patuloy nating pinagdarasal sa banal na misang ito ang kagalingan ng lahat ng mga may sakit at ang seguridad ng ating mga kapatid na mga overseas Filipino workers. Sinasama natin sa banal na misang ito ang lahat ng mga intentions at mga personal na kahilingan sa ating Diyos o Padre Jesus Nazareno, lalong-lalo na ang kaluwalhatian ng kaluluwa ni Federico Basco Jr. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo, mga kapatid, naluba ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel, mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong umusbong ang lalong marami pang Kristiyano mula sa dugong dumanak sa mga martir. Ipagkaloob mong iyong pinagpupunlaang simbahan ay masaganang mapag-anihan mula sa dugong dumanak dito na galing kina San Carlos at mga kasama sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Pinasasalamatan kita at pinupuri, O Panginoon, pinupuri kita. Nang ako'y bata pa, bago pa ako naglakbay, ang lagi ko nang dalangin ay pagkalooban ako ng karunungan. Nagpunta ako sa templo at siya ang aking hiniling. At siya akong hahanapin magpahanggang wakas. Mula sa aking kabataan hanggang sa aking pagtanda, ang karunungan lamang ang kagalakan ng aking puso. Mula pa sa aking pagkabata, sinikap ko nang mamuhay ng matuwid. Masundan ko lamang ang landas ng karunungan.
Nagsisimula pa lamang akong makinig, ay nakamtan ko na ang karunungan. Sa gayon, ay nakatuklas ako ng maraming aral. Lagi kong sinisikap na matuto at nagpapasalamat ako sa lahat ng nagturo sa akin. Ang aking panatay, mamuhay ako ayon sa tuntunin ng karunungan. At sinikap kong laging gumawa ng mabuti. At ito ay hindi ko pagsisisihan magpakailanman. Sinikap kong mabuti na mag-angkin ng karunungan at naging maingat ako sa aking pag-uugali. Lagi kong kinilala ang aking kakapusan sa bagay na ito. Kaya't sa Diyos ako humingi ng tulong. Siya ang laging nilulunggati ng aking puso. At natagpuan ko siya sa pamamagitan ng malinis na pamumuhay. Umunlad ako sa karunungan mula nang siya'y aking natagpuan. At hindi ko na siya hihiwalayan kailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ating kabutihan at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ating kabutihan at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapapagkatiwalaan, nagbibigay ng tamis, talino sa pahat na kaisipan. Ating kabutihan at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang tuntuning ibinibigay ng poon ay wastong utos. Liligaya ang sino man kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Diyos, pangunawa ng isipan, yaong bungang idudulot. Ating kabutihan at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ay humatol, ang pasiya ay pantay-pantay. Ating kabutihan at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ito'y higit pa sa ginto na maraming nagnanais. Higit pa sa gintong lantay na ang hangad ay makamit. Matamis pa kay sa pulot na sakdal tamis, kahit anong pulot ito na dalisay at malinis. Ating kabutihan at lugod ay nasa loobin ng Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Nawa sa inyo'y manahan, salita ni Kristong banal, upang siya'y pasalamatan. Alleluia, 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 alleluia. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marco. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumunta na naman si Jesus at mga alagad sa Jerusalem
Samantalang si Jesus ay naglalakad sa templo, nilapitan siya ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at ng matatanda ng bayan. Tinanong siya, ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito? Sumagot si Jesus, tatanungin ko rin kayo. Kapag sinagot ninyo ako, saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juana upang magbinyag sa Diyos? Sa Diyos ba o sa mga tao? At sila'y nag-usap-usap. Kung sasabihin nating mula sa Diyos, itatanong naman niya sa atin, bakit hindi ninyo siya pinaniniwalaan? Ngunit kung sasabihin nating mula sa tao, natatakot naman sila at baka kung ano ang gagawin sa kanila ng mga tao, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juana ay isang propeta. Kaya't sumagot sila kay Jesus, hindi namin alam. Sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginagawa ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa Ebanghelyo natin ngayon, ang mga punong saserdote, mga eskriba at matatanda ng Jerusalem ay lumapit kay Jesus sa lugar ng templo at nagtanong sa kaniya. Karaniwan, itinuturing natin ang mga lideres ng mga relihiyon na ito bilang mga matalinong tao sa kanilang panahon. Ang pagtatanong ay bahagi ng paglago sa karunungan. Gayunpaman, masasabi ni Jesus na hindi sila tapat. Hindi sila naghahanap ng karunungan. Ayaw nilang malaman ang katotohanan tungkol sa otoridad ni Jesus sa templo. Naghahanap lamang sila ng paraan upang igiit ang kanilang sariling otoridad sa kanya. Sa madaling sabi, hinahabol lang nila ang sarili nilang kalooban, hindi ang kalooban ng Diyos. Narinig natin, hindi sila direktang sinagot ni Jesus. Sa halip ay tinukoy niya sila sa misyon ni Juan Bautista. Si Juan ay isinugo ng Diyos upang ihanda ang daan para sa kanyang pagdating. Kung matatalino ang matatandang ito, tatanggapin nila ang patnubay ni Juan. Ang mga ordinaryong tao, ang may simpleng karunungan na may sentido komon, ay kinikilala na si Juan ay isang tunay na propeta. Pero ang mga punong saserdote at mga eskriba, gayon paman, ay tinanggihan ang misyon ni Juan bilang sagot sa tanong ni Jesus. Nagpasya silang nagkunwaring kamangmangan. Nagkunwari silang hindi nila alam ang katotohanan tungkol kay Juan. Nakita ni Jesus na hindi tungkol kay Juan. Nakita ni Jesus na hindi pa silang handang tanggapin ang anumang mas malaking katotohanan. Kaya wala silang sinabi sa kanila. Sa unang bahagi ng kanyang ministeryo, itinuro ni Jesus, humingi kayo at kayo ay tatanggap. Humanap kayo at kayo'y makatatagpo. Ang turong ito ay partikular na angkop sa ating paghahangad ng karunungan.
Kapag naghanap tayo ng may katapatan at pagpakumbaba, makikita natin, makakatagpo tayo, makakasumpong tayo. Kapag tayo ay humingi ng may pagpakumbaba, ibibigay ng Diyos ang ating mga kahilingan at mga pangangailangan. Pero kapag tayo ay nagmamanipula, nagmamaniobra, hindi natin hinahanap, hindi natin mahahanap dahil hindi naman tayo talaga naghahanap ng karunungan. Ayaw natin magpasa ilalim sa otoridad ng Panginoon dahil gusto natin na tayo mismo ang nasa otoridad. Sa unang pagbasa, tinapos ni Propeta Sirak ang kanyang aklat na may masayang pagpapasalamat at paggugunita sa kanyang panghabang buhay na paghahangad ng karunungan. Siya ay namangha kung gaano kabuti ang Diyos sa kaniyang nagbibigay sa kanya ng karunungan na hinahangad niya mula sa kanyang kabataan. Amen. Pagsitay na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nangusap si Kristo sa atin ng mga salitang walang hanggang kapangyarihan at gawaing nakapagpapagaling sa pamamagitan niya. May pananalig tayong manalangin. Panginoon, sumasaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang simbahan naway makapangyarihang ituro ang walang hanggang katotohanan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Ang mga pinuno ng daigdig, naway huwag maging matigas ang mga puso na parang bato sa kanilang pakikinig sa tinig ni Kristo sa mga pangyayari sa ngayon. Manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Yaong mga nag-iisip na pumasok sa buhay relihiyoso at magtatalaga ng kanilang buhay sa Diyos, naway sundin ang kalooban ng Diyos na itinakda sa kanila, manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Sa pamamagitan ng ating malinis at banal na pamumuhay, naway mapawi ang mga impluwensya ng masasamang espiritu sa ating lipunan, manalangin tayo. Panginoon, sumaamin nawa ang iyong kapangyarihan. Makapangyarihang Ama, ibinigay namin sa iyo ang aming mga pangangailangan at nananalangin kaming may pananalig sa iyong tulong at awa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna ang lahat. Namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasat, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito, handog ng bayang umaasat, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Pagsitoy na po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid, ang paghahain natin ay kalugdana ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayang banal.
Ama naming lumikha kaming naghahain ng mga alay, ay nagsusumamo na maganap nawa namin ang paglilingkod na ito, katulad ng mga martir na ginawaran mo ng kakayahan na mamatay kay sa ikaw ay talikdan. Kami naway makapaghandog na may kaloobang nakatalaga sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na sina San Carlos Luanga at makasama ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay pahayag kahit sila'y mamamatay, sapagkat minarapat mong kanilang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang mga dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa kanyang bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Banal ka Poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago pa niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kaniyang mga alagada, at sinabi, tanggapin nat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ngayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagada at sinabi, tanggapin lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitay na po ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak,
Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. E sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francesco na aming Papa at ni Jose Advincula na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin makapatid naming na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa'yo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin na nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan, tangkapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkalob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Umasa ka sa Diyos ang mabuting gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwalay, tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag, katulad ng araw kung tanghaling tapat. Umasa ka sa Diyos ang mabuting gawin at manahan kang ligtas sa lupain. At Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Sa harap ng Diyos, pumanatag ka, maging matiyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kaingitan ang humiginhawa sa likong paraan, umunlad man sila. Umasa ka sa Diyos ang mabuting gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. At pangarap mo ay, at pangarap mo ay makakamtan. Announcement, Binyagang Bayan 2023. Sa darating na June 17, Sabado, magkakaroon po tayo ng Binyagang Bayan handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Ang mga edad na kailangan ay 0 to 7 years old. Sa mga magnanais, maaari kayo magpag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor Cardinal Sin Building. Mula alas 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Maaaring hanapin sina Miss Shirley at Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para sa mga detalye.
Pinapalalahanan pa rin po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus dapat nating pagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard, o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong pinagsaluhanan namin ang banal na pakikinabang sa pagunita ng mga martir na hindi maigupo ng kamatayan, kami nagsusumamo ng nagdulot sa kanila na panindigang magtiis ay magdigay dinawa sa amin ng pananampalataya at pag-ibig sa gitna ng mga dapat pagtiisan dito sa daigdig sa pamamagitan ni Yeso Cristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahal na pong Isos Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang malu na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na mayutang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang madalang imahin at nasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway malala nilang pangako na noon sa biniyaga na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan nang Poong Isos Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.